Magandang araw mga Bebshi! Dahil nga naman Sunday ngayon, sinimula namin ang araw namin sa pagsimba. Pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya. Kaya naman mga Bebshi, pagkatapos naming nagsimba ay pumunta na din kami dito sa bukid. Dahil nga naman for today's video mga Bebshi ay gagawa tayo ng puto na kamuting kahoy. Or tinatawag namin dito ang puto balanghoy. Napakaswerte ko naman talaga kasi naman sinay ng biyanan ko ang kanyang recipe sa puto na balanghoy. Gamitin lang namin sa pagluto ay colon pot at bao or coconut shell. Dahil nga naman wala kaming grater na malaki, kaya gumawa na lang ang biyanan ko ng DIY. DIY na grater, ganun. Hay nako mga Bebshi, nahirapan talaga ako. Ano ba talaga ang Tagalog ng grater? Oh yeah. Habang kinuskos naman nila ang kamuting kahoy, ay busy din kami dito ni Hubby. Nagbalat pa kami ng marami para mas marami ang magagawa. At alam nyo ba mga Bebshi, kamuting kahoy daw ang ginagawang MSG. Kaya naman, dapat careful ka sa pag-prepare nito. Kailangan mo ipalabas yung dagta niya. Dahil nga daw ito ay nakakalasing, ha? Or nakakalanag, or mahilo siguro, ganun. A piece of advice lang naman yan mga Bebshi, kasi sarang heyo. Ay oyi, nag-takeover na nga ako sa pagkuskus ng kamuting kahoy. Mali daw ang pagkuskus ko, kaya natawa ako. Ang laki naman kasi, ang hirap hawakan. Ay oyi. Napaka-satisfying naman kasi ang pagkuskus, kaya feel na feel ko na talaga. Karotera. Binibiro pa ako ni Hubby kasi ang fresh ko daw kahit nagkuskus lang ako. Uy! Ay uy! Kaya sabi ko naman sa kanila, ipagod na ako at ayoko na. Char. Tuwaran. At alam nyo ba mga Bebshi, dahil nga naman marami na talaga ang nagluluto nito, dahil nga naman nasa modernang panahon na tayo ngayon, ibang iba na ang way of cooking natin ngayon. Kaya naman this time, ibabalik ko kayo sa panahon ng 1960 kung paano nila ito niluto. Yes mga Bebshi, totoong narinig nyo, 1960. Ang pamaraan nila kung paano nila lutuin ang puto ng balanghoy. Napakaswerte naman talaga namin mga Bebshi kasi nalaman namin ang way of cooking nila noon. Ano lang ang ginamit nila sa pagluto nito. At ayan na nga mga Bebshi, pagkatapos namang napiga, ay magdry ang balanghoy tapos kailangan mong kunusin para mawala yung buo-buo. Pagkatapos naman ay pwede nang lagyan ng kamay. Pwede din naman lagyan mo ng kamay pag naluto na. Depende na yan sa inyo mga Bebshi kung gusto nyo ng matamis or gusto nyo ng natural lang na timpla. Kaya nga pala tayo ng banana cue mga Bebshi. Kamay nga pala ang ginamit nila, hindi asukal kaya sobrang pula. Saka matamis kaya isa lang ang kinain ko. Prepare na din ako magsaing. Nulog lang ang peg. Na-feel ko lang namang sumayaw. Fairing ewan. Kaya na mag-adjust mga Bebshi. At ito na nga mga Bebshi. Sinalang ko na ang kulon sa apoy. Ay uy. Yes mga Bebshi, dapat ganyan ang setup. Paglagay mo ng coconut shell sa kulon ay dapat pan mo lang naman ang gilid. Gamit lang din naman ang balanghoy para hindi lalabas ang init. Siyempre lalagyan siya ng tubig din para lang din naman siyang nag-steam. At nang kumulo naman mga Bebshi, nilagay ko na ang balanghoy. Be careful lang sa paglagay kasi mainit. Yeah, first nilagay ako ng balanghoy and then gumawa ako ng small hole at nilagay ko ang kamay. Pinakpan ko agad ng balanghoy. Tapos naman ay dapat mong punuin ang coconut shell. Then gumamit ako ng kutsara para magpantay naman siya. Napan ko na lang at naghintay kami ng 5 minutes. Katapos naman ng 5 minutes, sabi naliktad ko na. Katapos mo namang balikta rin, ay maghintay ng 3 minutes. And after that, pwede mo na siyang kunin at tuto na yan. Ganito lang pala kadali ang pagluto nito. Amoy putong balanghoy na talaga siya mga Bebshi. Kaya naman naglagay na ako ng kamay for toppings. Nasa sayo na kung ramihan mo or konti lang. Sa akin, niramihan ko. Kaya naman mga Bebshi, nagluto pa ako ng another set. Same procedure lang din naman sa pagluto ko kanina. Lagyan mo lang una ng balanghoy, tapos gumawa ka ng small hole and nilagyan mo ng kamay. Tapos another balanghoy. After 5 minutes, balikta rin and set another 3 minutes and then luto na yan. O, diba mga Bebshi, ganyan lang ka-easy. Ay, uy. Grabe mga Bebshi, ako naman ngayon na nag-edit ay natatakam ako. Gusto ko pang kumain pero wala na, naubos na mga Bebshi. Ang sarap naman kasi talaga mga Bebshi, kaya samahan nyo akong kumain. And luto na ang ating puto balanghoy. Puto balanghoy dito sa amin or puto na kamuting kahoy. So, ayan. This is our outcome. O, diba? It's tikiman time. Ito lang malaet. Uy! Asa uy! Ay, nag-uwin ba? Ay, nag-uwin. Ito ba ay? Simpleng-simple lang. That's all for today mga Bebs. See you to my next video. Please follow for more, like and share. It's me, Simply Amore. Saranghae!